Panalo ang Philippine Alskals kontra sa Laos sa AFC Challenge Cup sa Maldives. Nasungkit ng Team Alskals ang kanilang unang panalo sa tournament matapos padapain ang Laos sa score na 2-0. Una na kay score ang Team Alskals sa 40th minute matapos makagol si Simone Rota. Sa 62nd minute naman, dinoble ng Alskals ang kanilang lamang mula naman sa isang header ni Patrick Weishel. Target ng Alskals na makapasok sa top 2 ng kanilang grupo. Sunod na mga kalaban ng Philippine Alskals ang Turkmenistan ngayong Sabado. Para tulungan tayo i-analyze ang ongoing Alskals campaign sa AFC Challenge Cup, kasama natin si Coach Anto Gonzalez. Coach Anto, welcome back to The Score. Good evening, TJ. Thanks for joining us. Well, ito, nakadalawang game ng Alskals, nakatikim na sila ng unang panalo versus Laos ever. Pero more importantly, isa rin pwede natin tingnan, yung unang panalo rin ni Coach Thomas Dooley, formerly as a coach of the Alskals, yes, in a real tournament. Anong klaseng morale boost ito para sa team na short span of time na pinagsama sila ni Coach Tom Dooley, bagong sistema at marami mga new faces sa squad? Even during the preparations, no, maganda yung pinapakita ng team. I think yun pa lang mismo na-uplift na yung morale ng buong team, no. Maganda yung naging pag-implement ni Dooley ng style ng system of play na na-embrace fully ng mga players, and ito nagiging ito na yung nakikita natin, nagiging bunga na yung mga preparations nila dito sa Challenge Cup. Ano nakita mo magandang adjustments si Coach Tom from the first game against Afghanistan kung sa nag-draw lang tayo, scoreless draw, and to this game naman nanalo tayo 2-0 against Laos? I think we started better in this game. Although feeling ko rin na parang medyo pagod din yung mga players siguro dahil din sa pinagdadaanan nila ng mga biyahe papunta sa mga game, islands. Oh, so, grabe yun. Nagsisik pa nga daw si Mulders eh. Medyo maiksi ang rest nila. Mm-hmm. Pero overall, maganda naman yung resulta. Nakuha natin yung panalo. Although, mas maganda sana kung mas marami pa tayong na-score. Bakit? Para maintindihan ng mga fans sa atin. Mangyayari kasi dahil natabla natin ang Afghanistan, So may probability na magkakaroon ng tie sa standings. Pag nagkaroon ng tie sa standings, the goal difference will come into play. Yeah. So ang goal difference is ito yung goal scored less goals scored against you. So if mas marami kang ma-score, lamang ka sa goal difference, ikaw yung aangat na team. So for example, ngayon 2+2 ang goal difference natin, at kung ang let's say game natin against Turkmenistan ay matalo tayo ng 1-2, our goal difference there will be +1. That might matter kasi baka magtabla tayo with Afghanistan. Yes. Depending what happens to them tonight. Tama. Okay, pero anong best scenario na hanapin natin na mangyari mamayang hating gabi pag maglaban ng Afghanistan at Turkmenistan? Mas maganda na magtabla ang Afghanistan at Turkmenistan. Para pwedeng tumabla lang tayo next game, pasok tayo? Pagtabla lang tayo, pwede tayong pumasok. Okay. Pero mas maganda pa rin na ipanalo natin ng mas maraming goal para tayo yung maging number one. In these first two games, sino sa tingin mo talaga naging mga key contributors para sa Alskals na ang laki na naitulong nila for their performance in the first game and pati na rin lalo yung panalo ngayon today? Maraming players na ni-rest for today's game, no? Mm-hmm. Notable performance nung first game sina Sato, si Rota, at saka si Stoible. In this game naman, I think si Rota deserved this goal because he's been really performing well para sa Alskals. At saka yung hustle niya, no? Imagine mo, defender ang pwesto niya, several times siya, pati si Juan Igrado, umatake. And, ibig ba sabihin nun na talagang inuto si Coach Tom na, guys, kailangan natin makarami ng puntos? Oo, yan ang target nila. And I think kasama din sa sistema ng play ni Dooley na talagang pinapaakyat niya yung mga side defenders, kumbaga. Kasi si Rota, right side defender siya. Right. Well, going into the next game, titingin mo isabihin sa dahilan na bakit maaga pinagpahinga si Stefan Schrock. 71st minute. Ibig sabihin, meron pang halos 20+ minutes to go sa second half. Na ang haba pang oras makapuntos, pero 2-0 na lamang natin. Was that more of a move to rest Stefan for the last game against Turkmenistan? I believe so. Mm-hmm. Siguro Dooley felt na the 2-0 win is enough. Mm-hmm. And ang magiging approach nila sa Turkmenistan is definitely is to go for the win. Yun na nga. Yun itatanong ko rin sa'yo. Kung ikaw ang isang coach, will you play the odds pa, ganito, ganyan? Or will you just tell them, ngayon pa lang, after this game, mindset is kailangan natin talunin ng Turkmenistan. Let's earn it.
yes, deserve our spot in the semifinals. Yes, definitely. But dapat hindi mo wala yung focus nila na maglaro lang ng maigi, mag-focus doon sa sistema na pinapagawa ni Dooley at sundin lang yung tactics. Okay. Malaking tulong ba today? Nakabalik na sila Rob Gear, Filia Casban na alam natin suspended sila nung first game against Afghanistan. Actually, ano no, walang halos difference sa laro eh. Mm-hmm. Kasi ang lalim ng team ngayon, right. Kahit sinong ipasok mo, hindi bababa yung level of play. Mm-hmm. So ako personally, I think we haven't seen the best of Phil Young Husband yet. Yeah. Mm-hmm. So I hope he'll only get better in the next games. Meron bang concern niya na nangangapa yung mga players in terms of chemistry dahil sa kakaibang mga hugot ni Coach Tom na may mga veterano, may mga baguhan? Although obviously, I'm sure they deserve the spots in the lineup because they work hard in practice and siguro sa mga friendlies. Pero pag itong totoong laban na, ika nga na, talaga must-win situation ng Ascals, may concern ba yan sa chemistry? Oh, definitely. Malaking bagay yan. Iko-compare natin to sa team ng Turkmenistan na karamihan naglalaro lang sa local league nila. Right. So, mas mahaba ang preparation nila. Mm-hmm. Kasi wala na silang halos mga players from Europe or other countries. Oh. So, malaking ano siya, malaking bagay siya. Alright, fearless forecast. Para mamaya sa game between Turkmenistan and Afghanistan. And what's tingin mong mangyayari sa atin sa Sabado? Para mamaya, sana mag-draw lang. Sana mag-draw lang. Against Turkmenistan, I'd be happy to have a 2-0 win. Kaya. Kaya. Tingin mo kaya naman talaga. Yes, but we really have to take the game to the Turks. Correct. Tayo na maging aggressive. Yes, tayo maging aggressive. We'll see. So far, so good. Ascals with 4 points. Currently, number one sila sa standings until the game later. Pero sana talaga, tuloy-tuloy na itong laban nila. Salamat, Coach Anto. Thanks so much.